Hi guys! Eto po, Ella Cruz, the historian. At dahil dyan, napakarami pong naglabasang historians sa kabila, yung mga kababayan nating pulahan, nag-feeling historians. Lahat. Ang tatalino pala. Rupa Gutierrez, the well-mannered best actress. Abay, labasan ngayon uli ang mga well-mannered ko, no? Diba? Hindi nila alam na merong nakaraan etong nagpo-project ng pagiging well-mannered. Kaya ang totoo niyan, yung mga kababayan natin sa kabilang mga pulahan, sigurado tayo talagang litong-lito yung mga yan. Ano ba ang dapat nating i-project ngayon? Para kuno makita yung unity natin. So from being historians, naging economists yung mga yan. Naging chefs yung mga yan. Depende kasi sa issue. At yun nga, nagpo-project na naman sila ngayon na mga well-mannered. Ay kakaiba rin. Ang sabi dito, meron pa bang susunod? Sagarin nyo na ang promo. Yun pala'y promo lang. Alright, pero alam nyo, totoo yan. Nasigurado tayong litong-lito ang mga taga-kabila kung ano yung kailangang i-project ngayon. Diba? Kung sila ba ay aamin na sila yung mga ubob, 'di ba? Or sila na ngayon ba ang mga matatalino kuno at matitino? Ganon na ganon, hirap na hirap sila. Saan ba tayo lulugar ngayon? Ganon na ganon ang nangyayari sa kabila. Ulitin ko lang, may nakalimutan po kayo dahil si Giselle Sanchez, ito po ay kasama rin sa Made in Malacañang. At yun nga, meron siyang pahayag. Ang sabi niya dito, finally doing a project with Daryl Yap. I must admit that this role is going to be very controversial and I may be bashed for this, but please bear in mind that I am an actress. I trusted my handler from Viva Artist Agency and I trusted Daryl's judgment that I will be fit for the role. Wala pong personalan, trabaho lang. So ngayon, ang makikita nyo sa comment section ng mga yan, lalo na po yung mga personalities, lalo na po yung mga social media influencers, abay, nagpo-project din sila na this is all nothing personal, trabaho lang daw. At galing din po yan dito. My God! Samantalang tayong makakamping, abay, kung ano ang dapat, kung ano yung totoo, kung ano yung tama, yun yung ipoproject natin. Sila po, kailangan nilang makisunod sa agos, makisunod sa uso, diba? Para hindi sila maligwak. Ganon na ganon ang nangyayari sa mga kababayan natin na totoong kaawa-awa. Trabaho lang daw. Uso na ngayon yun. Have a good day.